Hi guys, magandang araw, lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back to my channel. So for today's video, mga 5-9, ay mag-share lang ako sa inyo ng kunting idea at kunting kaalaman regarding sa kumbaga bagong proseso no, ng ating pag-re-renew ng ating security license. No? So ngayon mga 5-9 ay marami pa rin po ang hindi nakakaalam no na 5 years na po ang license natin no. Maragdaan pa rito mga 5-9 no. So marami pa rin mga 5-9 natin ang hindi kabisado or hindi pa rin familiar sa bago nating batas no. Yung Republic Act 11917 no or the Private Security Services Industry Act. So yun na po yung bago nating batas mga 5-9 no. So marami po nag-comment sa aking previous video regarding po dun sa mga additional na requirements sa pagre-renew ng ating security license, no? So yung binibigay ko po sa inyo mga 5-9 na information, no? Ay totoo po 'yan, no? At siyempre bini-verify ko muna 'yan bago ko po isasali sa vlog, no? So siyempre hindi naman tayo pwedeng mag-sabi ng hindi totoo, no? Dito sa vlog, no? Siyempre kaya nga ang topic natin is regarding sa information sa security, no? So, siyempre, hindi natin pwedeng kumbaga gawing biro or gawing hindi makatotohanan yung sasabihin natin dito, no? So, siyempre, maraming mga 5-9 na umasa rin, no? Sa ganito nating vlog, no? Kasi siyempre nga, wala silang mga idea, okay? So, mga 5-9, gaya po na nabanggit ko sa aking previous video, no? So, mayroon na po tayo nadagdag ng mga requirements, no? Na kailangan nating i-provide no para makakuha tayo ng ating security guard license. So yan po yung mga yan no. So regarding po diyan sa diploma, yan po ay siyempre diploma po ng high school no. Kung high school graduate po tayo. Of course, siyempre kung college, siyempre yung college natin yung gagamitin natin no. So diyan naman po sa birth certificate na nabanggit po diyan, mga 5-9 no. So marami kasi nag-comment na PSA na daw yung kailangan sa kamprami pag kumuha ng or mag-renew ng license no. So wala pong specify na sinabi po doon sa kamprami at wala po silang hinihingi na PSA talaga ang kailangan no. So it's either NSO birth certificate or PSA birth certificate is tinatanggap pa po no. Hindi pa po sila naghigpit regarding diyan sa birth certificate no. So pag sinabi pong birth certificate po yung kailangan, it's either NSO or PSA is pwede pa po, no? So pag sinabing birth certificate, hindi po pwede ang marriage contract, no? So meron kasing nag-comment sa atin na baka daw pwede yung marriage certificate, no? So pag regarding kasi sa license mga 5-9 is personal natin yan kumbaga, no? So hindi po pwede yung marriage certificate, no? So yung hindi na po tinatanggap, lilinawin ko lang po is yung NBI o kaya yung DI clearance. So hindi na po yung kailangan mga 5-9. For clearance, hindi rin po yung kailangan, no? Meron din nag-comment sa vlog natin na kailangan pa daw ng court clearance, nalagdag din po yan. So wala po yan, no? Wala po yan mga 5-9. Kung ano po yung requirements po dyan, yun, nakikita po ninyo, yan po yung mga nadagdag. Ha? Yan po yung mga nadagdag mga 5-9. Take note po, no? So, bibigyan ko lang po kayo ng konting idea, no? Kung paano nga ba ang proseso, kung nagbago nga ba yung proseso sa kamprami, no? So, kasi mga 5-9, last 2 weeks ago, so andun pa ako sa kamprami. So, alam ko po kung anong naging proseso, kung ano yung mga nadagdag or nabago doon sa paglakad ng ating security license, lalo na pag-captured po tayo, no? So, kapag hawak na ninyo, mga 5-9, no, ang inyong 2-1 files, so, siyempre, kompleto na po dapat yun, no? So, halimbawa, galing sa isang training center, dapat naka-arrange na po yun, no? So, siyempre, mga 5-9, kailangan pa rin po natin mag-online, no? Online registration kapag magpa-captured po tayo. Take note po, no? So, pag sinabi po natin online registration, so, hindi po ibig sabihin na makakukuha tayo ng license through online, no? Kumbaga, magpapa-appointment lamang tayo through online kung kailan tayo papasok sa loob ng krami, no? So yun po yung ibig sabihin, no? Kasi marami po kasi nagtatanong na kung pwede daw kumuha ng license through online, no? So personal pa rin po pag nagpa-captured kayo, no? Pero syempre kung ipaayos niyo ang inyong license at non-appearance, so hindi na po kayo pupunta sa kamprami para syempre mag
magkuha or magpa-capture ng inyong license, no? So, pagpasok po natin sa Gate 1, mga 5-9, ay dapat ay naka-uniform na tayo, naka-ready na po tayo, no? So, at kailangan po natin magdala ng isang valid ID para iwanan natin doon sa gate, no? Kapalit ng visitor's pass, no? Na i-issue sa atin ng mga police doon, no? So, siyempre, pagpasok natin sa loob ng kamkrami, mga 5-9, no? Kailangan kompleto na po yung dokumento natin, yung mga 2-1 files natin. And of course, dapat naka-online appointment na po tayo, no? So, search nyo lang po sa Google, no? Sa hindi pa po nakakalang kung paano mo pa-online, no? So, search nyo lang po, Lispy Online Appointment, no? Pindutin nyo lang po yan, lalabas po yan yung sa Google, yan, no? So, pag lumabas po yan, mga 5-9, siyempre, yan po yung pindutin nyo at yan po kayo mag-register, no? Or yan kayo mag-appointment, no? So, siyempre, ilagay nyo po kung ano yung oras or araw kayo magpapa-capture sa loob ng kamkrami, no? So, siyempre, kung anong schedule mo doon, doon ka po pupunta, no? So, ngayon, mga web na, siyempre, pag pumasok na kayo sa loob, lahat po, no, ng transaction regarding po sa license is nasa second floor na po, no? So, make sure lang, mga 5-9, no, kapag ano yung hinihingi doon sa inyong online appointment, so, dapat po ay sundin po ninyo. So, pag sinabing picturean nyo mga ganitong dokumento at isasubmit, so, kailangan nyo picturean nyo po ng malinaw at isubmit nyo po, no? Kasi nga po, nagkakaroon lagi ng delay kapag hindi po natin na-picturean ng maigay o malinaw yung mga dokumento na hinihingi doon sa online, no? Dating po yun sa verification, denied po yan, no? So, magre-resubmit kayo ulit, no? So, doon po yun tumatagal, no? Sa step 1, no? Sa verification, pag-clear po lahat doon at wala pong problema, tuloy-tuloy po yung inyong folder. Mas mabilis po kayong matapos, no? So, sundan nyo lang po or titignan nyo lang lagi kung ano yung nakalagay doon sa inyong cellphone, no? Sa online na appointment mo ninyo, no? So, ngayon mga 5-9 talagang medyo mahigpit at siyempre talagang sinusuri nila ng maigi, no? Mahigpit talaga ngayon kasi nga ay kapag may konting problema, no, sa system, ay dinidenied kagad. So, paulit-ulit na lang, no? Eh, kailangan ay sundin ninyo kung ano yung instruction ng mga police natin na nag-assist po doon para mapabilis po kayo, no? So, ayan mga 5-9, so yung payment natin para po sa security guard license po natin is 500 pesos pa rin po, no? So, wala pong nagbago, no? Nag-additional lang tayo doon sa mga training center sa nag-aayos ng ating 2-1 files dahil nga mayroong nadagdag na mga requirements mga 5-9, no? Lalong-lalo na po yung medical, no? Bukod po yung neuro drug test, mayroon pa pong medical, no? Mabilis lang po kung tutuusin, no? Kung hindi lang po tayo magkakaproblema dahil nga po ang system ngayon sa SOSYA ay talagang masela, no? Punting problema lang or malabo lang ang pagka-picture mo doon sa dokumento na hinihingi ng system, talagang denied. So magre-resubmit, doon po nagkakaroon ng delay, no? So pagdating nyo dito mga 5-9 sa second floor, no? So andito na lahat yung transaction from step 1 hanggang matapos kayo, no? So pag akyat nyo dito, diretso nyo kagad yung folder nyo sa step 1 para sa verification, no? So pag malinaw or okay lahat yung pagka-picture mo ng mga dokumento na hinihingi doon sa online, so automatic yung folder mo dire-diretso yan mga 5-9 hanggang sa payment, no? So kapag may problema yung folder mo sa verification, tatawagin yung pangalan mo, ibabalik ang folder at bigyan ka ng instruction ng police kung ano yung naging problema at ano yung gagawin mo, no? So mga 5-9, mabilis lang naman ang proseso, no? Kung wala lang maging problema sa yung folder, tuloy-tuloy, no? Kasi after mo ng step 3, proceed ka na sa payment sa land bank, doon lang din naman yung katabi, and then after nun is capturing ka na, no? So after ng capturing, so mga 30 minutes, release na po yung inyong ID license, no? So medyo mabilis naman. Siyempre basta hindi lang magkaroon ng problema dun sa verification, no? So yun mga 5-9, sana kahit papano ay nakashare ako sa inyo ng konting kaalaman at idea para mapabilis tayo kapag mag-renew tayo ng ating security license, no? So yun mga 5-9, maraming salamat po. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. And of course,
Pakihit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod po natin i-upload. At syempre, huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, and of course, mag-comment down below para masugot po natin ang inyong mga concerns. So yun mga 5-9, maraming maraming salamat po. God bless us all.